Magandang magandang umaga po, Ka Jerry. Nawa po'y nasa mabuti kayong kalagayan kahit piling ninyo ang inyong mahal sa buhay. Ngayon pong umaga, may nag-deliver pong itlog dito sa bahay dahil bumili ako itlog ng itik. So, gagawa po ako ng itlog na maalat. Ito po sila. Ito. Inuugasan ko po kasi medyo marumi sila. Medyo marumi. Ayan. Kailangan malinis. Kailangan ugas na mawala yung dumi. Ayan po sila. Ngayon, maano na siya. Oh. Malinis na yan. Nakabili po ako ng ano, ng itlog na 500. Ito po, ito na kuha na ito. Wala na itong laman. Ito po ang may laman. Kada isang karton, 100. So, 100. Ito. Ito ang laman yan. Ito na. Linilinis ko na. Gagawin ko pong itlog na maalat. Yan. Kailangan malinis na malinis. Bago natin ibababad, bago ko ibabad, dun sa asin at saka tubig. Yan. Asin at tubig lang po yung gagamitin ko rito. Yan. Kasi po, ngayon, walang trabaho, dito lang sa bahay, at kailangan kikita kahit papaano. Kasi pandemic, pagka pandemic, hindi tayo makakalabas-labas, kailangan gagawa ng paraan para kumita ng kahit papaano makatulong sa ating budget. Kayo rin po, pagka gusto nyong kumita, panuorin nyo po itong video hanggang dulo at nang malaman nyo kung paano natin ginagawa, isinasagawa itong paggawa ng itlog na maalat. So, lilinisin ko na po ito, mga kapatid. Mga kapatid, yan po, natapos ko na ang paglilinis sa mga itlog. Ngayon po, nailagay ko na sa imbakan. Naka-apat po sila ng balde. Ayan, ito pa po. Nakikita nyo po na mayroon silang plastic sa taas. Kasi ang purpose po niyan, pagka nailagay dito yung plastic, kagaya nito, pagka tinakpan ko, madidiin siya at lulubog. Lulubog po ito nandyan sa taas na ito, pagka nadiin siya. Yan. Ang pagkuhan ko po ito, mga kapatid, ang paglagay ko nito, 1:1 sa asin, isang kilong asin, isang kilong tubig sa loob ng 18 days. Yan, sa loob po ng 18 days, meron na tayo ng itlog na maalat. Ito po, sa ganito pong ano, pwede kaming kumain at dahil malaki po ang aking pamilya, pwede na namin magpagsalasaluhan ng mga ito. Hindi na kami bibili, kami lang ang gagawa. Ngayon po, kung kayo, pwede kayong gumawa nito at ako na lang po, kayo ang gumawa. Kung gusto nyong inegosyo, pwede rin pong inegosyo. Inegosyo nyo po, mga kapatid, pwede. Yan, ang 1:1 po, kahit sa tubig. Sa mga OFW po natin, kung meron sila ng container na maliit, magkakalaman siya ng 30 pieces na itlog o 20, 10, depende sa laki ng kanilang
kanilang mga containers, pwede silang gumawa. Sa ganon, matitikman nila yung sariling atin na nanggagaling sa ating bansa na gawang Pinoy. At nang hindi nila nakakalimutan ang ating mga pagkain. Yan po, ito, sariling atin to. Gawang Pilipinas. So, yung pong gustong mag-business, pwede po ito gawin yung business. Basta yung procedure po, yan lang, yan sundin. Yan po ang susundin ninyo, yung procedure para sa ganun, makuha naman. Magiging maayos. Dito po, lininis ko muna. Inalis ko muna yung mga dumi. So, okay na po siya. Yan. Gawin nyo pong business, pampandagdag, lalong-lalo na po ngayon, mga kapatid, nasa pandemya tayo. At kahit lang sa bahay, wala tayong ginagawa. Sa bahay, ito, intayin lang natin ng sa loob ng 18 days, pagkatapos, lalaga na. Pagka nailaga na, kung meron yung may gusto, makabenta naman po kahit papano. Yan. Ito po, mga kapatid, ang gagawin, magagawang itlog na maalat sa loob ng 18 days, ha? Sa loob ng 18 days, makakatikim na tayo ng itlog na maalat na sariling atin. Mga OFW, kayo po gusto nyong gumawa nito. Kahit 5, 10, pwede kayong gumawa. Isang basong, bawa, gagawa kayo. Isang basong tubig, isang basong asin. Mura lang naman po yung asin. Ayan. Tapos sa loob ng 13 to 18 days, pwede na kayong kumain ng itlog na maalat. Sa 13 days po kasi, yan po pwede na rin yan. Hindi siya gaanong maalat, katamtaman lang. Pero sa nasa 18, medyo maalat na po ng konti. Pagka naging 20 yan, maalat na yon. Yan. Yan po mga kapatid, ang masishare natin ngayon. Like and share mga kapatid. Kung mga kapatid, kung ano po, gusto nyong gayahin ito, pwede pampadagdag kita. Yan, lalo na ngayon lockdown, napakahirap ng buhay. Kaya mga kapatid, ano po, like and share, mag-subscribe na rin po kayo. Pagka na-share nyo, mga ibang kapatid natin, may makikita, magagaya nila, makikinabang. Muli po mga kapatid, maraming salamat po. Kayo ang number one sa akin, kayo ang nangunguna. Basta sama-sama tayo sa oras ng ganitong uri ng kalamidad, uri ng ating pagsasagawa ng mga ganito. Gagawa-gawa tayo ng kung ano yung magagawa natin sa bahay. Maraming salamat po. Mga kapatid, ingat po kayo. God bless. God bless you. God bless you. Ciao, ciao. Mga kapatid, luto na po itong itlog na maalat. Ito. At pwede na tayong kumakain na yun. Kakain na tayo. Bago yan, masalamat muna po tayo. Ama, maraming salamat po sa mga binibigay mong mga biyaya sa amin sa araw-araw. Aba, pagpalayong po kami. Pagka nagana buhay po kami. Ang mga biyaya mo po, Ama, ang palagi namin nasusumpungan. Ganon din po ang aming mga kapatid na malayo sa aming mga iba-ibang lugar. Ama, pagpalaya mo po sila. Ikaw po ang gumabay sa kanila pag naghanap ng buhay po sila.
mabiyaya mo po ang kandang laging nasusumpungan. Maraming maraming salamat po, Ama, sa pangalan po ng aming nanonobos na si Kristo Jesus. Amen. Mga kapatid, kainak po tayo. Pwede na natin pagsalasaluan ng mga ito. Masarap na itlog na maalat. Tingnan nyo po, ang ganda niya, oh. Ano siya? Pateros na. Ang ganda ng po. Gulay lang po ang ano. Kasi maalat na itong itlog na maalat. Kaya yung itong mga vegetable natin, hindi na linagyan ng asin to. Puro kwan na. Puro tubig lang, ginagalang sa tubig. Yan. Naku, napakasarap. Ang itlog na maalat, kahit sa mudali niya. Pwedeng pang merienda, yun o. Tumulo yung mukha niya, yung katas niya o. Ang naglalangis-langis niya. Pwedeng pang merienda. Pwede sa mga lutuin. Pwedeng papakin. Pwedeng pang almusal, pang tanghalian, hapunan, kung saan-saan po. Kahit saan pwede itong gamitin. Linalagay sa iba-ibang lutuin. Ang sarap niya. Ang linamnam nung ano, ng pula. Yung pula ng itlog, ang linamnam. Ang dami po kasi yung ano, yung mga nag-iitikan, masarap yung mga itlog ng itik eh, kaysa sa manok. Mas malinamnam siya. Mas masarap po siya eh. Napakasarap ng ano. Dilhalo sa gulay. Kapatid, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik sa ating ginagawa. Itong itlog na maalat, mga kapatid, pang ano ito, pang business nyo rin. Lalo ngayon taghirap. Hindi tayo nakakalabas ng bahay, hindi tayo nananatili sa bahay. Ito naman pagka nailagay nyo doon sa lalagyan, basta maghantay na lang kayo.
pagdating ng araw na dapat anguhin, lalaga nyo na, pwede nyo nang ibenta. Pagdangtag kita. Mga kapatid, maraming maraming salamat po. Mga W, ingat po kayo. God bless you all. Kayong namumuna, kayong nag, ano sa akin, primero, at babay na po. Ingat po kayo, mga kapatid. Ciao, ciao. Ingat po. Bye-bye.